Ngunit kung hindi taga sa libutan, kung hindi pinili kayo mula rito kayo, ay inapuputan ng sa libutan. At it's yun, kapag po tayo nasa sa libutan, walang pagsubok, walang pagkatakil kaaway. Bakit? Ka-brother ka niya. Napapansin po kung pag ikaw ay nagliligod sa Panginoon. Nandun po yung pagsubok, yung pagkatakil. You're trying your best to come up from the trials. Napakahirap. We all know the actual processes, struggles in life, but how we will handle, how we will fight our struggles, how we will fight our faith to God. Be firm standing in our faith. Kasi po talaga po pag sinabi na if you are worthy, hindi ka tingnan ng awan kasi kasabi ka niya, kaprani ka niya, kakampi ka niya. Kaya, napapansin niyo, kapag ikay worthy, walang masyadong trials in life na makuha mo yung gusto mo, nakukuha mo yung nice mo, magpakalasing ka rin yung gusto mo gawin yung bagay na tumakin. Pero pag naglilingkod tayo sa Panginoon, nakukita ng kaaway yung weaknesses mo, and that devil or enemy is trying to destroy you para mapalagin tayo sa Panginoon sa Diyos. So it's up to us how we will fight for our faith, how we will stand for our faith. Dahil napakahirap po talaga eh. And then in the last three, salam po natin yun na napakahirap. Maraming mga pagsubo, as we all know, as we heard from our series every Sunday about the people in the last days and the signs of the last days. Sabi po sa 2 Timothy chapter 3, verse 12, kasi siya nahanan, emotional ako. Ngayon lang 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 lang. So sabi po dito sa 2 Timothy, ganyan din naman ang lahat ng nagnanais mamuhay na patuloy bilang tagasunod ni Kristo, Jesus ay dalangas ng pag-uusin. Now, if you want to be the disciple of God, you have to expect that you will experience this kind of persecution, pag-uusin. Dumadaan po dyan. Ito ay ang pagpapatunay na ikaw ay namumuhay na patuloy at may pagsunod kay Kristo bilang tagasunod ni Kristo. Tanging mga mananampalataya lang ang kinakasiya ng banal na Espiritu Santo. Amen? Yun lang po yung kinakasiyahan ng Holy Spirit, yung mananampalataya, at doon po yung nakikita at nagkakaroon ng fruit of the Holy Spirit. At ang bunga nito ay yung pangang dalawa, isa sa dalawa nun ay ang patience at self-control. Amen? So if we have the patience of self-control, although some people persecuting us, we have the patience. We have the control. Usually po kasi pag wala ko tayong control, mapapaaway po tayo. At against sa mga sinasabi nila, ay hindi natin magugustuhan. Pero pag may self-control at patience na tayo, alam mo hindi galit, kundi yung pagmamahal mo sapagkat alam mo na yung katotohanan at alam mo na yung pagsunod dahil nalaroon ka sa previous na buhay na yun at binago ka ng Diyos. Sabi nga po, para palakasin at makayanan ang mga pagsunod, we need this to just patience and self-control. Pangatlo, paano natin titignan yung mga pagsunod sa ating buhay? Ito ay may kalaking magandang para sa lahat. So if we are experiencing this kind of trials in life, sinasabi po dito na mayroon po tayo galing para mula sa langit. Ang sabi nga po sa Matthew chapter 5, verse 11 to 12, mapalad ang mga nilalaki at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ang lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungan dahil sa amin. Di ba napakasarap isipin na inaaligusta tayo dahil sa pagsunod sa Diyos? Hindi po tayo inaaligusta dahil sa paggawa ng maling bagay. Amen? Mahirap po aligustahin kung tayo ay gumagawa ng mga bagay na hindi karapat dapat. Pero napakasarap isipin kung nilalait tayo, inuusig tayo because sa pagsunod sa ating Diyos. Because sa paggawa ng kung ano yung tama. Amen? Yun yung the best na nararanasan natin sa pag-aalimusta. Dahil alam mo ang dahilan ng pag-uusig, alam mo ang dahilan ng iyong pinagdadaanan ay ang Diyos at ang pagsunod mo kay Kristo. Amen? Minsan po yung dati naming buhay, yung dati natin mga kakailangan pag binago ka ng Diyos at kakailala lang din yung pag-aalimusta, pag-uusin, maraming mga bagay na ganyan. Kahit ako ay bago na nakakilala sa
karamihan kang nababalan, lagi nagbabasa ng Bible, yung mga ganon, hindi mo ba? So kasama ko yun, pero alam niyo po, when you have the patience and self-control, hindi ka lang magagalit sa mga tao na ganon ang nagiging. Kundi yung pagmamahal mo sa kanila. Sabi nga ko, gantimpalang higit pa sa kanila ibigay ng mundo, gantimpalang hindi nasisira ang natindi ko. Sabi ko, ang gantimpala na hindi material, na pangsamantala, gantimpala ng panghabang buhay na hindi nasisira o nakakalawang. Amen? Na-realize ko ito nga. Kasi pag nasa mundo tayo, what we have right now is paradalik lang. Amen. We are blessed if we still alive until 90 years old. Nobody knows. Wala mo nakakalawang. So, huwag masyado na magpapahikaw sa ating mga businesses. So, tama lang may source of income. Amen? Walang masamang mamanap. Walang masama kung motivate ourselves. Pero balance po. Lagi kong sabi dito, mas sigipin natin yung gantimpala sa natin. Ano yun? Yung gantimpala yung eternity. Inabog ko dyan ang sabi ko, Jesus Christ, kayo ay nanda ko lang. Diba? Kung yung bahay po natin dito, tumutulog, barong-baro, kuntintis lang. 70, 80, 90, 100 years. Kuntintis lang. Patapal-tapal muna tayo ng plastic at bulk na sila dyan. Diba? Dapat sa pagkatsabihin mo, ano na ba kung tutulog lang ako sa pinsa mga usap mo, hindi mo pa alam that Jesus Christ reserved at inihanda niya mo na manong pagkakulong sa lahat. By the word is in heaven, what we have right now is temporary. Even our lives, even our problems, our trials is temporary. So if you have experiencing this kind of tremendous problems, always remember, ang samantala lang ito kapatid. Sabi mo, ang samantala lang. Amen? Hindi pa matagal lang. It's only temporary. So if you feel and experiencing struggles, problems in life, lagi mo sabihin, I know Lord, and my eternity, and my reward will be in heaven. Amen. Amen. So, ito po yung tatlo na to. Ngayon naman po, sa mga napanggit natin ng mga problema, ano yung tatlong bagay na dapat natin gawin? So, nabasa po natin dito, natakil natin itong mga problems. Ito naman ay may tatlo po. Ano dapat natin gawin bilang mga Kristiyano? Una, mag-alam. Pero usually, normally po tayo ay sumasabak sa problema. Ano nangyari? Kumakagulong tayo, di ba? Na-express na tataranta. At kung minsan, pag hindi ka katag sa Panginoon, nagliinom ka ng mga problema. Pero ang sabi ito, magala, are you insane? Despite the dirt experiencing this kind of tremendous problem, and still be happy. Sa mga Kristiyano dito, magalang. Magalang sa mga problema. Sabi kaya ng sinabi, kakaiba ang ideology ng Kristiyano. Yung ating mindset pa. Iba po. Sabi, pag dumaranas at pagsumbong, pag-uusin, nagkagalang ka pa. So, kapag mayroon tayo ng believer na kakilala, mayroon tayong mga worldly people, at sasabi minsan na mamayang gana, kapag dito ba tayo gana, bakit masaya pa? Talaga pa sasabi, I'm insane. Pero tayo sa mga Kristiyano, masaya sapagkat kinuha na siya ng ating Diyos at alam natin that our loved ones is in the good hands of God. Amen? Kunang kasakit man na malay, natapos ng pag-ihilang, tayo ayaw na natin makitilang buhay. Di mo ba? So sometimes yung ganun, ayon sa kalooban ng Diyos, hindi natin na alam ang kanyang plano. Ano man yung mangyari sa buhay natin, we are not the author of our life. Kaya. Yung kung ba, hindi mo natin kung dinetero ng Diyos na itong buhay mo, na ako'y mabuhay ang ganitong taon, at ang buhay ko, ang pamilya ko, hindi ko wala mga loved ones. Kaya minsan ang sabi yung magalang, pero ang tao, at walang pananampalataya, ay mamagkakamalan na magagalang kapag isa'y sinagyan. Sabi nga ito, made you heard. Di ba? Na pagsubok na magagalang ka pa. Parang minsan mahirap mo talaga pag tayo na-stress. Magagalang ka pa ba? Ay, mukha natin, nakatulog na pa.
Nakakalo na yung face natin, lalo na pag tayo daw na lang maraming problema. Financial, loved ones, our hearts, relationship, what else? Ano ba mga problema na naranasan natin? Pera. Na matindi ng pera, na parang mahirap po yan yung sinasabi mo magalang. It's very hard to express, di ba, my happiness. It's very hard na papangiti. Ang sabi sa Mateo 5, verses 10, well, papalag ang mga inusin ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sapagkat, mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Mapalag ang mga nilalayong inusin ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na bawang kasinuling ng kasinuling ang may usulit. Kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong nagtimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa propeta ng mga sinya. See? Mateo chapter 5 verse 12. Magsaya at magalak. Yung po ang sinasabi. Sapagkat ang nagtimpala natin sa langit, gayon din naman ang ginawa ng unang tao. Ang ating Panginoong Isus ay malayo ang pinapagperfectong halimbawa na dapat gawin ng inanas na kapigatian. Mateo 26:38, at siya'y nanalangin ang nabilin ay pinakaunang masasadyo sa hindi ng ating Panginoon sa Santiago sa kanyang letra sa Diyos. At Santiago 5:13, nahirapan pa ang sino man sa inyo, manalangin siya. So, ibig sabihin, pag nahihirapan po tayo talaga, we need to pray. We need to pray. Santiago 5:13, nahihirapan pa ang sino man sa inyo, manalangin siya. Napakahalaga ng panalangin sa bawat Kristiyano. At marami rin mga dahilan para manalangin at isa dito ay ang pagkaranas ng pagpusi at pagsuko. Ang mga bagay na mahirap ipaliwanag tulad ng pagsuko ay dapat inulog sa Diyos na nakakaalam. Ang mga bagay na nagbibigay pinagin at lungkot gaya ng pagsuko ay dapat ilapit sa Diyos na nagbibigay ng comfort. Our Holy Spirit is our comforter in times of needs, in times of troubles, in times of pain. A province in our lives. Pangatlo, hindi pa lang makakakala. Pangatlo, magpatuloy sa pagkawa ng pagbuti. Kahit minsan tayo parada sa pagsubok, patuloy sa pagkawa ng pagbuti. Ngayon alam natin ang kalawa ng Panginoon na niwanag tayo sa pagsubok. Bilang mga Kristiyano, may dalawang padahilanan ko. Marahil, maluwalhati natin ang Diyos sa pangalan ng Kristo upang mapalakas ang pananampalataya ng mga Kristiyano. Ang sabi po sa 1 Peter 4:19, kaya lang mga naghihirap dahil sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa lumikha at magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ang Diyos ay laging tapat sa kanyang pangako. Ito ang dapat natin gawin ang manatiling tapat sa pagsunod ng kalooban ng Diyos habang tayo ay nabubuhay hanggang ang ating Panginoon ay dumating. So sabi dito, instead na tayo ay malubok, panghinaan ng loob, ngayon ay tamang panahon pang pinanapagsubok sa mga bagay na ito at mabuting mas lalong magalak at manalangin magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Iilan lamang ang mga dahilan kung paano ang pagtitina ng pagsubok. So alam po natin to have you see the positive side of having problems in our lives. Unang-una, magalak po tayo. Pangalawa, magpatuloy sa paggawa ng mabuti. At pangatlo, manalangin. So alam po natin na minsan nanghihinawa ng mga sa medisyon natin, yung pago, yung problema. Pero sabi po yun, tingnan natin yung capacity. So lahat ng bagay na ito pinagdadaanan natin, nandyan yung Diyos. Nanghihina tayo physically, nanghihina spiritually. Lalo na pagdanggan tayo spiritually, napakahirap minsan kung papaano ka tatayo, kung paano ka muling babago. Pero sabi nga, God will never leave us nor forsake us. Patuloy lang tayo sa paggawa ng mabuti. Patuloy lang tayo sa ating ministeryo. Patuloy lang tayo sa pagsunod sa ating Diyos. Despite ang paraan na ating pagiging abala sa ating bagay, sa ating trabaho, sa pag-aaral, sa ating business, patuloy lang tayo paglingkod at pamanginawa. Kasi hanggang sa pagdating ng ating Diyos, nandun po yung sinasabi ng Diyos na hindi kinakalaman o hindi nabubuhay. Hallelujah. Tayo po ito ngayon. Hallelujah. Amen. Let us pray to God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa ganyan po yan. Lord, pangako kami sa iba't ibang pagsubok sa amin.
kayo po, Lord, nakakaalam ng mga bagay na aming pinagdadaanan, Lord. Nalalaman niyo po, Lord, yung aming pagod, yung aming pagsubok, yung aming pinagdadaanan sa buhay. Maging ito yung persecution, pag-uusin, panlaki, Lord. But we thank you, Lord, because they are persecuting us because of you, Lord. At hindi po namin, Lord, yung kinakayang yung pangalan, Lord. Because you are our image, Lord, for what we are doing, Panginoon, gawin mo ba, Lord. Minsan, Panginoon, sa dami namin pagsubok, nanihina po kami, Lord. Sa dami namin pagsubok, hindi namin alam kung anong gagawin namin, Panginoon. Pero Lord, sabi mo, wag po kami mag-inawak sa lahat ng mga pagsubok. Huwag po kami sumuko na patuloy na manalangin at tumapit sa iyo, Panginoon. Na patuloy na tatayo, yung faith namin maging firm at Panginoon. At huwag po sana, Lord, na kami hayaan ng mga pagsubok na pinagdadaanan namin sa buhay ay maging dahilan ng aming kapag-inaan, Lord, physically and spiritually, Lord. Lord, marami po pagsubok kayo, nakakala. Marami po yung struggles, Panginoon. Lord, minsan hindi namin kaya eh. Hindi namin alam kung paano kami pag-inaan, Lord. Pino, nangandiyay nila natin sa iyo. At magpapagumpaba at isusurrender lahat ng bagay. Walang hindi mo kaya, Lord. All things are possible. All things are possible sa iyo, Panginoon. Kami lang po, Panginoon, ay hinihintay niyo surrender. Isurrender yung bigat. Isurrender yung problema. Isurrender yung mga bagay na nakakapagpalayo sa iyo. Isurrender yung mga hindrances sa patuloy na patuloy. Maraming salamat, Panginoon, kahit naman sa awit ko na kailanman sa aming mga pagtutunan, kahit pinagunan kailanman sa iyong mga pagpapala na minsan pag may nagyayari sa buhay na hindi naiintindihan, Lord. Give us the peace of mind. Let us feel your presence. Huwag kayaan, Panginoon, your Holy Spirit to comfort times of needs, in times of trials, in times of pagsubok sa aming buhay. Hayaan mo, Panginoon, na iparanas mo ang iyong presensya. Hayaan mo, Panginoon, na iyong Holy Spirit to be with us, God, no matter what, God, na mangyari sa aming buhay. And minsan, Lord, na para baga hindi namin naranasan iyong presensya. Because kami po yung lumalayo. May mga bagay, God, na nagpa-block po, Panginoon, upang maranasan namin ang iyong presensya, upang maranasan namin, Panginoon, ang iyong mga pagpapahala, upang maranasan namin, Panginoon, ang iyong pagmamahal. Sometimes we feel alone. Yeah. But, Panginoon, kailanman na hindi ka nagbago. Noon, ngayon, magpakailanman. Kailanman na hindi ka nagkulang sa akin sa kabila ng aming pagkukulang. Kulang na kulang, Panginoon, ang aming buhay. Lord, maraming pagkakulang, maraming kami reklamo sa aming buhay. Maraming kami reklamo, Panginoon, pero ang iyong pangunawa ay kasing lawak ng dagat, Panginoon. We thank you for your unfailing love, God. Lord, yes, forgiveness. Sometimes we don't appreciate things coming from you, Lord. We just enjoy the blessings that you gave to us, God. At hindi minsan namin, Panginoon, nakakalimutan na namin magpasalamat sa nagkaloob ng mga pagpapala sa aming buhay. At ini-enjoy namin ito na sometimes naging dahilan ng aming paghihina at paglayo at pagkukulang sa aming ministeryo, sa gawain, sa aming paglilingkod, Panginoon. We ask forgiveness in Jesus' name. Hallelujah, Lord. We pray, Panginoon, sa aming paghihina, kayo ang aming maging kalakasan. Hallelujah, Lord. Restore our strength, God. Replenish, Panginoon, yung aming kalakasan na wala, especially spiritual po, Panginoon. Whatever you change, Panginoon, hallelujah, in the name of Jesus, na masyikal, na masyikal. Whatever, Panginoon, talaga na, ay hindi kami nangangalaya. In Jesus' name,
Struggles
mga problems, si struggle sa buhay, may kabigatan kung bakit hindi ka na napaglingkod sa Panginoon 100%. I know how does it feel because I have feel also the same situation. And I know God will renounce, and I know God will give us freedom. Comfort God, we need your help, oh God. We are feeling down on ourselves, Lord, right now in Jesus' name. We can do nothing, Lord. We can do nothing, oh God. We worship you, Lord. Hallelujah. Minsan nararanasan natin na wala na po. Wala na po. Sa ating salita ng Diyos, bakit nararanasan mo natin? Bakit may struggles, may problema eh? Nararanasan mo ba na wala nang impact ng Panginoon sa'yo, wala nang impact ng salita ng Diyos, wala nang joy ng paglilingkod? Bakit? Just as our son, sa aking problema tayo. Tayong problema eh. Yung struggles natin, o yung mga bagay na hindi natin kaya i-surrender. Mga bagay na alam natin na nakapagpalayo sa ating Diyos. So God, hallelujah. Lord, maraming salamat sa gabi nito. Walang pain ka na pasasalamat.